Kumbaga, lahat ng kulay na kalaban nila, welcome sa gabinete nila basta makakatulong at hindi makakahadlang sa mga plano nila. Di ba? At saka kayong mga nanghuhusga sa presidente na inilukluk namin, no? Eh manahimik na lang muna kayo. And kung talagang di nyo gusto yung pamamalakad ng aming presidente na binoto namin, na 31 million kaming mga bobo, gaya ng sinabi nyo, eh nasa inyo na yan. Pwede kayo mag-ibang bansa, mag-ibang planeta, or tumira kayo sa Pluto. Pwede. Yo, what's up mga kagadget? This is Ken Saki TV at ngayon gagawa tayo ng isang video reaction about dito sa video content ni Sir Idol Teacher Kapopong. At ang title nito ay sinabihang walang kwenta daw si President Bongbong Marcos. No. yun yung ano, isa sa mga pangit na mabasa, no, na hindi mo pa man nakikita na nakaupo ang isang tao ay hinusgahan mo na agad ito. No. Siguro kinoment ito dun sa ibang video ni Idol Kapopong, ano, na ito yung comment niya. So sinagot niya lang ito via video rin. So magaling talaga to si Idol Kapopong pagdating sa mga gentong storytelling, no? Lalo na yung mga history ng Pilipinas, no? So sabay, samahan niyo ako, panoorin natin at bigyan natin ng reaksyon itong video ni Kapopong. Nang sa ganun ay matuto rin tayo, no? Dahil may matututunan tayo sa mga kwento ni Sir Kapopong, no? Sana ay wag naman sanang ma-copyright claim itong ating pagbi-video reaction sa kanyang video. So tara, simulan na natin mga kagadget. Tumahaba na ang ating introduction. Well, mga Kapopong, kumusta? Well, actually, ang hindi ko... Doon ako na ano doon sa ano niya, yung intro niya na yun. Well, welcome, mga Kapopong. Kumusta? Yun yung isa sa mga trademark ni Kapopong, ano? Yung mga ganong intro. Kasi akalain, which is paniguradong isa ka rin sa nakakapansin, na super daming mga tao ngayon sa social media ang nagsasabi ng kung ano-anong masasakit na salita dito kay BBM. Well, tulad nga nitong pagsasabing wala raw kwenta itong si BBM at ang masakit... Grabe talaga itong mga taong to, no? Masasabi ko lang sa mga to, grabe talaga. Sila na! Pa dito ay mayroon ring mga tao sa internet ang minumura itong si Bongbong Marcos. Yes mga Kapopong, as in minumura ng PI at ng FY itong si BBM na ang super laking... Grabe no, may mga ganong tao talaga na ano no, yung mga tao. Karamihan ang mga nagsasabi ng ganon kay President Bongbong Marcos, mga ka-BBM, mga ka-gadget no, is sila pa yung edukadong tao at sila pala yung nakapag-aral sa mga magagandang eskwelahan, no? So, ibig sabihin, doon sa pinag-aralan nilang yon, walang GMRC ron. Walang subject ng pag-uugali. Ang tanong agad ngayon ay bakit nga ba nagkaroon ng lakas ng loob itong mga tao na ito na magsabi ng kung ano-anong masasakit na salita dito kay BBM? Ito ba ay dahil doon sa mga politikong minumura at sinasabihan rin ng kung ano-anong negatibong salita itong si BBM? Ito, dito ako napapaisip. Kanina naisip ko lang. Ito ba yung sinasabi nila ng freedom of speech? Ha? Na... Kung tungayawin mo na lang yung isang tao, inam na lang sa gusto mong tungayaw. Di ba? Yung tipong hindi mo na ginagamitan ng salitang respeto basta ang mahalaga sa'yo, makapagmura ka dun sa taong gusto mong murahin. Di ba mga kagadget? Ganun ba yung ibig sabihin nila ng freedom of speech? Di ba dapat yung freedom of speech na yan, ginagamit lang yan. Doon sa mga dapat paggamitan, like yung may gusto kang i-broadcast na katotohanan, no? Na ang makikinabang ay sambayan ng Pilipino. Pero minsan nagagamit pa yung freedom of speech na yan sa kasinungalingan. Sample na lang natin, no, mga ka-BBM, mga ka-gadget. Yung nangyari, ilang dekada na ba? About dun sa tatay ni Bongbong Marcos. Di ba?
Napaniwala tayo. Halos lahat ng Pilipino napaniwala na masamang tao. Pero nung lumabas yung katotohanan at inilabas nasa ang mga video sa social media, doon na naliwanagan lahat ng tao. Kaya nabuo ang 31 million voters kay Bongbong Marcos, 'di ba, mga kagadget? Sana yung freedom of speech na pinaglalaban nila ginagamit nila sa tama. 'Di ba? Yung kapakipakinabang na balita, no? So, tara, balik tayo. Noong campaign period? Pero isang paalala lang muna, mga kapupong, ha? Well, since ipinrock laman ng bagong pangulo ng Pilipinas itong si BBM, or in short, bagong presidente na ng Pilipinas itong si BBM, ay totoong kung gagawin ulit ng mga tao o ng mga politikong murahin itong si BBM, ay totoong posibleng mayroon na agad silang kalalagyan dahil isang presidente na ng Pilipinas ang kanilang minumura, which is yes, actually tama. Yung iba pa nga ay sinasabing pera lang daw ang habol ng mga politikong tumatak. Tama yan, no, mga kagadget. Kahit sinong presidente, iwan sa tinungayaw mo yan o sinabihan mo yan ng hindi maganda, eh dapat yan hulihin niya. Kasi ano yan eh, hindi mo na ginagalang. Kumbaga, presidente, leader yan eh. Kumbaga, hindi mo ginagalang yung batas ng Pilipinas, di ba? Kasi sila yung magpapatupad ng batas sa atin. And, pero para sa akin, tingin ko lang, yung mga ganyang bagay, hindi na yan pinapatulan ni Bongbong Marcos. Sa halip, magpo-focus pa yan sa kung ano yung kakulangan ng Pilipinas. Di ba? Kasi kung papatulan pa yan, nahaba lang mga haba yan. Kasi, tsaka alam naman natin na mga Marcoses, hindi yan pumapatol sa mga low IQ. No? Yun yung masasabi ko lang, based on my opinion, ha. Hindi yan pumapatol sa mga low IQ na walang ibang gawin kundi ang manira ng kapwa nila, no? So, yun yung masasabi ko dito. Takbo, most especially into higher position sa gobyerno. Well, kung isa ka rin sa mga nakakarinig ng ganitong balita, ay mukhang kailangan mo munang marinig itong aking mga ipapaliwanag ngayon. Pag-usapan muna natin yung nabasa kong comment na wala daw kwenta itong si BBM. Actually, yeah. Unang-una kasi ay kapoproclaim pa lang ng Congress itong si BBM bilang pangulo ng Pilipinas few days ago, which is yung mga plataforma o mga plano ni BBM na gagawin niya sa bansa ay under planning pa rin ang mga ito dahil inihahanda pa lang ni BBM ang kanyang gabinete o cabinet members. Pero inyo mga ka-BBM, mga ka-gadget, no? Nung naupo si BBM, yung sinasabi nilang walang pagdating, pag sila na yung nakaupo, walang kulay, no? Walang, kumbaga walang masisilip na kulay. Kumbaga, lahat ng kulay na kalaban nila, welcome sa gabinete nila, basta makakatulong at hindi makakahadlang sa mga plano nila. So, doon pa lang eh, panalo na, di ba? Well, ang akala yata ng mga kalaban ni BBM ay single-handedly o mag-isa lamang gagawin ni BBM yung mga pinaplano niya sa Pilipinas. Na remember mga kapopong, ha, ang simula o ang implementation lahat ng projects ni BBM ay masusing pag-aaralan muna hindi lamang ni BBM kundi ng mga cabinet members nito. So maliwanag na ba mga kapopong? Kasi bago naman magpasa ng mga proyekto at saka magpasa ng ano eh, dumadaan din yan sa mga senador at congressman, 'di ba? Syempre sila 'yung mag-ano niyan eh, magpagbobotohan pa 'yan. 'Di ba? So dapat lang na antayin natin 'yung resulta ng paggalaw ni Bongbong Marcos, 'di ba? Huwag natin masyadong husgahan agad 'yung tao, 'di ba? At saka kayong mga nanghuhusga sa presidente na inilukluk namin, 'no? Manahimik na lang muna kayo. And kung talagang di nyo gusto yung pamamalakad ng aming presidente na binoto namin, na 31 million kaming mga bobo, gaya na sinabi nyo, nasa inyo na yan. Pwede kayo mag-ibang bansa, mag-ibang planeta, or tumira kayo sa Pluto. Pwede yon, di ba?
Doon sa nagsasabing walang kwenta itong si BBM, ay mukhang kailangan niyo munang makita ang resulta ng mga pinaplano ni BBM bago kayo magsalita ng masasakit na salita sa kanya. Pero wait mga kapopong ha, dahil alam niyo ba ang isa sa mga nakakalungkot dito? Well, ang isa kasi sa kapansin-pansin ngayon sa social media na kung sino pa yung ilan sa mga nakapagtapos ng kolehiyo sa magaganda at mga kilalang paaralan dito sa Pilipinas, ay sila pa yung may mga lakas ng loob upang pagsalitaan ng hindi magaganda itong sina BBM at itong si B. Ito teacher Kapopong, real talk talaga to yung sinabi mo. Kasi panahon pa man ng kampanya, makikita mo na agad. Diba? Naglabasan yung mga dunung-dunungan, naglabasan yung mga well-educated, naglabasan yung mga matatalino, kuno. Diba? So, kahit hanggang ngayon pag-upo ni BBM sa Twitter, makikita mo yun, ang daming sobrang talino. Diba? Pero kung tanungin mo, may naitulong ba sila? Diba? Ba't di na lang natin antayin, no? Ang mga pagkilos, no? Like PPRD, diba? Binatikos nyo ng binatikos. Pero tignan nyo naman yung nagawa. Diba? Mapapaka na lang kayo sa galing. Diba? Sa na-accomplishment ni PPRD. Pero nung unang pag-upo nila, papa-upo pa lang eh, puro batikos na kayo na walang magagawa. Diba? So, dapat maging aral sa atin, bago tayo kumuda, suportahan na lang muna natin. Huwag na natin kontrahin. Kasi mas lamang kaming bumoto na 31 million voters dyan kay BBM. No? Sara Duterte. At ang isa pa sa super nakakalungkot ngayon ay maraming mga edukadong anti-Marcos pa ngayon ang nagsasabi na hindi naman daw talaga mananalo itong si BBM at si Sara kung hindi daw dahil sa makinarya o pera o budget meron sila during campaign period. Budget? Makinarya? Pansin nila, i-compare natin ha, yung mga rally, campaign rally na ginaganap. Nung pumunta rito si Marcos sa ating, sa aming lugar, sa Gentry, nasa Gentry Oval pa nga ginanap, eh, tanging si Andrew Ilamang, di ba? Tony Gonzaga, at ilan-ilang mga vlogger, at ilan din mga sikat na artista. Huli na nga ito, lumabas sila ay de las Alas eh, di ba? Pero, pansinin nyo yung kabila, kung iisipin nyo ha. Yung kabila, buong ASAP Live na andoon. So, sino ngayon ang may malaking makinarya, di ba? Yun na lang yun eh. In short, parang ang gusto nilang palabasin na dinaan sa pera ni na BBM at Sara sa kung bakit nakakuha sila ng more than 30 million na mga boto. So, ang dito. Gusto bang palabasin ng mga bumabatikos kay BBM ay mukhang pera at bayaran yung halos 30... Oh, yeah. Hindi kami bayaran. Kami mga 31 million voters ay suportado talaga namin na walang pera. Pumupunta kami ng rally na sarili naming gastos. Sarili naming laman ang bulsa. Hindi galing sa mga botante na yan. Kaya nga kami supporters eh. 30 million na bumoto kay BBM at Sara? Eh teka lang mga kapopong ha, hindi ba mas marami pang mga artista yung mga sumuporta doon sa mga kalaban ni BBM? Which yes, is panigurado tama. Naman ang ilan sa mga artistang nag-perform doon sa mga kalaban ni BBM ay hindi papayag nang wala silang talent fee na makukuha yes, during their appearances o performances. At kung galing, imumultiply galing mo ang bilang ng mga artistang kinuha ng mga kalaban ni BBM upang mag-perform with their talent fees ay totoong no question na milyong-milyong. Totoo naman yun eh mga ka-BBM, ikaw ba kung ikaw artista, di ba? Kung lalo na kung loyal supporters ka talaga, pupunta ka dyan na walang bayad. Pero yung ibang artista na nakukuha nila, tingin mo magsasayang ng ganyang kahabang oras para lang dyan sa rally na yan na walang, wala ni singkong duling na makukuha. Di ba? Yun na lang yun eh. Diba? Kahit sino na yung itinapat nila sa nag-iisang King of Rap, wala pa din eh. Diba? So, paano yan? Paano nyo nasabi na mukhang pera kami mga 31 million bobo voters ni BBM? Diba?
3 piso ang ginastos ng mga kalaban ni BBM. So, sino ngayon ang mayroong mas maraming makinarya? Anyway, may isa pa akong trivia sa inyo mga kapopong ha. Well, base kasi sa latest Press Freedom Index, dito ay matatagpuan natin na nasa pang top 147 ranking na ang Pilipinas. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nitong Press Freedom Index na ito? Well, alam nyo kung bakit nasa pinaka-lowest tayo ng Press Freedom, di ba? Kasi ang mga press natin, hindi na nagsasabi ng katotohanan. Bayaran na, nababayaran na yung mga yan. Di ba? Kailan ba nagbalita ang mga mainstream media ng katotohanan? Di ba ang binabalita nila yung kasiraan ng isang politiko? Di ba? Kapag gumawa ang isang politiko na hindi sinusuportahan ng kanilang amo, ang ibabalita niyan, negative. Hindi niyan ibabalita yung mga pagtulong, yung mga nagawang kabutihan, yung mga nagawa niyang pagbabago sa Pilipinas. Ganon ang media natin sa panahon ngayon, mga ka-BBM, mga ka-gadget. Ha? Hindi nila kayang ibalita na may mga bagong pagbabago sa Pilipinas. Dahil nga kontra sila dun sa kandidato na nailuklok eh. Ganon sila ka walang ya, no? Anuhin na natin, magprangkahan na tayo dito. Ganon ka walang ya ang mga yan. Diba? Kaya nga hindi na ako nanonood ng GMA, ABS. Yung isa, meron pang isa eh. Diba? Dahil nga, wala namang kwenta eh. Yung ibinabalita nila, puro kabulukan lang eh. Diba? So sana, kung mababago ang mainstream media, no, manunumbalik yung tiwala ng Pilipino. Kaso hindi eh. Puro mga imbento, mga lalo-lalo na yung Rappler. Sobra. Kahit ako, pag nakakabasa ako, minsan yan, nakakapag-comment ako rin. Kaya nga ako na-restrict ang account ko eh. Diba? Well, basically ito ay isang ranking kung saang bansa matatagpuan ang mayroong pinakamagandang press freedom community na tipong malayang malaya ang isang media na ipahayag yung totoong nangyayari sa kanilang bansa at wala talagang pinapanigan. So, ibig sabihin kapag nasa top 1 ng isang bansa, tulad nga nitong... Norway, Denmark, pababa yan. Talagang press freedom niya kasi hindi nababayaran ng mga press dyan eh. Bansang Norway ay ito yung bansang walang problema ang mga tao sa kanilang media at totoong pinagkakatiwalaan nila ito. Subalit kung the more mas mataas naman ang ranking ng isang bansa dito sa Press Freedom Index na ito, meaning medyo may problema ang isang media sa kanilang pagpapahayag dahil may mga pumipigil sa kanilang ipahayag ang katotohanan. Well, kaya kung mapapansin mo sa dulo nitong rankings ay ang isa sa mga bansang nandito ay ang bansang China na remember mga kapopong ha, isang komunista ang bansa kasi ang bansang China na sa mga panahon natin ngayon ay kapag may isang media ang ito yata bawal ka magbalita ng siguro hindi naman ano kasi karamihan kasi ng mga media talaga outlet sa ngayon ha kahit hindi totoo yung balita kahit fake news na babalita pa rin nila eh. Kaya maraming na nakakasuhan na libel pero sa China kung magbabalita ka kulong ka patay ka. Lalo na kung hindi mo na fact-check. Naglakas loob na kalabanin ang gobyerno ni Xi Jinping ay posibleng kinabukasan ay ipahuli ni Xi Jinping yung mga medyang gagawa nito sa kanya. Pero ang tanong naman ngayon ay bakit nga ba ang baba ng school? Kailan na pagtaka ako, no? Bakit kaya sa Pilipinas, no? Yung mga media outlet na alam mo namang minsan may mga kasong libel or nagkakaroon ng case dahil sa paghahatid nila ng fake news, hindi siya nakukulong, no? Pero samantalang yung mga mabababang antas ng pamayanan o mga tao, konting abirya lang nakukulong, di ba? Yan yung minsan na masasabi mo na kayang tapalan, no? Para lang makalabas siya at hindi maikulong. Kaya niyang bayaran kung anong kaso na meron siya. Kaya nga meron tayong tawag dito. Ano ba tawag doon?
Hindi ko maalala yung tawag doon, mga ka-BBM, mga ka-gadget. I-comment nyo na lang. Piansa. No? Pero yung piansa na yon, pansamantalan laya lang yon. Di ba? Hanggat may hearing ka. Pero pag naging guilty ka na, wala ka ng lusot. Swak sa banga ka na, di ba? Ng Pilipinas sa Press Freedom Index. Ano nga ba talaga ang problema? Eh di ba nakakapagbahayag naman sila ng kanilang mga saloobin? Which is yung iba pa nga ay lakas loob na tinitira yung mga nakaupo sa gobyerno tulad ni na President BBM at President Duterte. Well, ang isa kasi sa napapan... Isa sa mga nakakasagutan ko lagi dito, yung mga anti-Duterte tsaka anti-BBM, no? Sila yung madalas na akong makapag... post sa mga social media. Alam mo talaga, alam na alam nila yung mga detalye. Pero pag naandyan na napagtulungan na mas may alam sa kanila, saka naman ire-report yung account mo, di ba? Ang saya, di ba? Pansin kong problema ng media ay actually sila rin kasi mismo ang nagpaparamdam sa mga tao sa Pilipinas kung sinong mga politiko ang kanilang gusto. Pero gaya nga ng paulit-ulit ko nang sinasabi sa inyo, which is 100 times na yata, na since bukas na kasi ang isipan ng mga tao dito sa Pilipinas, ay maraming mga... Talagang salamat, no? Salamat sa social media. Sa tulong ng social media ay naliwanagan ang sabihin na natin 70% na mga tao dito sa Pilipinas sa mga katotohanan na nangyari noong panahon ng martial law at panahon ni President Ferdinand Marcos, no. Yun. Hindi man ito nalaman sa mainstream dahil kabaliktaran ng nababalita, bagkus na ilabas naman sa social media ang katotohanan. So, isa ako dun sa mga nagpapasalamat ng mga gumawa ng content, no. Lalo-lalo na sa mga Pilipino content creator natin. Napakagaling ng research talaga nila. Yung iba alam ko dyan, naka-private yan, na dapat pagka inilabas mo yan, babayaran mo yan. May bayad yan. Napakagaling. Talagang gumastos sila ng pera para mailabas yung katotohanan. At isa pa sa hiling ko, sana yung libro, sana ilagay na nila yung totoong nangyari. Hindi yung mga gano'n na nalaman namin noong kami nag-aaral pa. Hindi pala katotohanan yun, nilibro nyo pa, di ba? Kahit na history ng Pilipinas yun, kung hindi naman totoo, di wala rin kwenta. Pilipino na ang nakakahalata sa mga pinaggagawa ng media dito sa Pilipinas sa kung bakit mismong mga kababayan natin ay hindi na naniniwala sa ilang reports ng mga kilalang media dito sa Pilipinas. Actually mga kapopong, wala naman talagang masama sa malayang pagpapahayag ng media. Pero kung ipapakita kasi ng media na mayroon silang kinakampihan, most especially noong ilang journalist o mga reporters, ay totoong sila mismo ang magbabagsak ng kanilang network dahil sila mismo ang nagiging reason sa kung bakit inaayawan na sila ng maraming mga Pilipino. And another tips mga kapopong ha, well kung bibisitahin mo kasi ang mga personal social media account noong mga journalists at mga reporters, ay dito ay magugulat ka na lamang sa kung anong kulay ang kanilang ipinopromote during campaign period. Subalit minsan ay hindi naman natin sila masisisi dahil ang ilan kasi sa mga owners ng mga kilalang media dito sa Pilipinas ay may mga politikong sinusuportahan rin. So sa madaling kwento, posibleng takot mawalan ng trabaho yung ilang journalist sa kung bakit no choice silang kalabanin yun. Yung mga... Tama yun, kasi hindi naman ikaw ang amo eh. Kapag sinuwag mo yung amo, tanggal ka sa trabaho. Mga politikong kalaban ng kanilang mga bossing. Well, may point ba mga kapopong? Anyway, dumako na tayo sa conclusion ng video na ito. Alam niyo ba mga kapopong na kung hindi pala nanalong presidente itong si BBM, ay alam niyo bang marami rin palang mga BBM supporters ang nagsabing suportado nila kung sino man ang... Yes, tama yun, no? Yung sinabi ni Kapopong. Tinama. Maging presidente ng Pilipinas. Yes, mga kapopong. Kung hindi man pinalad si President Duterte, it's either nanalo man si Isko, si Soto, ay si Ping Lacson. Tama ba? Oh, si Ping Lacson, tama. Okay lang, iano namin, igagalang, irerespeto namin yun. Kasi yun yung pinili ng mas nakakarami, na sila yung maging presidente. Pero sana naman, tulad ngayon, nanalo si BBM, irespeto nyo din. Irespeto nyo rin naman yung desisyon ng nakararaming botante, no? Ang sakit nyo magsalita eh. 31 million voters na bumoto kay
BBM, mga bobo, di ba? So sana, yung 31 na yun, respeto nyo na lang. Huwag na kayo magsalita ng makakasakit sa damdamin ng mga kapwa niyo Pilipino. Pong, kahit hindi manalo itong pambato nilang si BBM, ay handa silang suportahan sa kung sino ang magiging bagong pangulo. Hindi dahil sa bumabalimbing sila, kundi dahil para sa katahimikan at ikauunlad ng Pilipinas. Well, may point ka naman, di ba? Well, kayo mga kapapang, ano masasabi niyo dito sa video natin ngayon? Well, syempre gusto ko malaman yun, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video, ito ay mag-subscribe ka naman. Man. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At so yun mga kagadget, dito ko natatapusin ang ating pagre-review dito sa kwento ni Teacher Kapopong. At sana'y nakapulutan nyo rin siya ng aral. At ako rin naman ay nakapulot ng aral dito. So ang masasabi ko lang dito, huwag muna tayong manghusga hanggat hindi natin napapatunayan na wala nga kwenta yung taong inuluklok ng 31 million Pilipino na nagtiwala sa kanya. So, iilan lang naman kayo dyan. Sana'y marunong kayong rumespeto sa desisyon ng nakararami. So, hanggang dito na lang ang aking video reaction. At kung ikaw ay bago sa aking channel at nagustuhan mo ang aking pagbibideo reaction, just click subscribe and click notification bell. And, syempre, para lagi kang updated sa aking mga video na ina-upload. So hanggang dito na lang. Peace out.